Kamusta mga katigasin? Welcome back po sa wala kakwenta-kwentang channel ko. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ang video po natin ngayon ay ipakikita ko po sa inyo kung paano pong gumawa ng logo, animated logo para po sa ating YouTube channel. Pero syempre po dapat po meron po tayong application na background eraser, Pixel Lab at KineMaster. Kung pamilyar po kayo dyan, hindi na po tayo mahihirapang gamitin ang mga application na to. So tara po, simulan na po natin ang ating tutorial for today. Pumunta lang sa background eraser, tapos hanapin yung desired na picture na gagamitin. I-crop ang picture. At pagkatapos, pwede nang murahin yung background sa picture ninyo. I-fast forward na natin guys kasi medyo matagal po ang pag-erase ng background. Guys, tapusin po natin ang video para mag-familiarize po tayo sa mga apps na nagamit natin. Magagamit po natin ito sa mga gagawin nating video sa YouTube. So, ayan guys, finished product. I-clear lang natin yung mga nalaktawan. Kailangan po kasi smooth, pulido po ang pagkakabura ng background para hindi po magkakaroon ng spot. Ayan, kapag tapos na po, isave nyo lang ang picture. At ngayon naman po, ang susunod natin gagamitin apps ay yung Pixel Lab na po. Yung ginawa natin kanina, kunin lang natin at dalhin natin dito sa Pixel Lab. Lagyan natin ng straw para mas mabibuhay po yung logo na gagamitin natin. Tapos, click lang natin yung transparent para mawala po yung background. Tapos, save image, save to gallery. Next, sa pixel lang pa rin tayo guys. Gagawa po tayo ng reaction na text. Kung reaction na video po ang inyong gagawin, ito po mga example na binibigay ko sa inyo ay para po sa reaction na video, reaction logo. Ayan po. Palitan po natin ng kulay. Hanapin po natin yung kulay blue. Ito. Tapos, palitan din po natin yung font ng lettering niya para mas maganda po siyang tignan. Ayan, napakarami pong style ng lettering tayong pagpipilian dito. Nasa sa inyo po yan kung ano pong gusto nyong style. Okay, nakapili na po tayo ng font natin. Lagyan din po natin siya ng stroke para buhay na buhay po yung lettering. Kapag okay na, hanapin lang ulit yung transparent para mawala yung background. At pagkatapos, isave lang. At proceed na tayo sa next step natin. Alright guys, at ngayon naman, KineMaster naman ang ating gagamitin.
kailangan po na natin gumamit ng background. Na-adjust din po yung background na yan, pero huwag po masyadong mahaba dahil maiksi lang po yung animated logo na ating gagawin. Hanapin nyo lang yung picture at yung reaction text. Ayan, unahin po natin yung pagmumukha ko na pangit. Ang in animation niya ay pop downward. Tapos lagyan natin ng sound effect na pop. Mahalaga po kasi guys ang sound effect kasi yan po nagbibigay buhay sa ginagawa natin ang mga animation. Testing nga natin. At yun naman guys, yung reaction text dahil i-combine po natin yan dyan. Hanapin lang yung reaction text sa gallery. Yan. Sasama natin kasi yung gallery. At kung hindi pa ako pabilang guys sa mga apps na ginagamit natin ngayon, practicein lang po ninyo at masasanay din kayo. Sa unang paggamit mo, medyo nakakalito lang talaga, pero ganun talaga. Sa una lang naman yun. Pag palagi nyo lang ginagamit yung apps, mamamaster nyo rin ang pasikot-sikot nito. Kahit man ako, guys, ngayon hindi ko pa ganun kabisado gamitin ang mga apps na to. Sinasali ko pa rin yung sarili ko at nanonood din ako ng mga tutorial para matutunan kung paano gamitin ng mas maayos itong mga apps. Ayan guys, lagyan po natin ng sound effect para magkaroon ng buhay yung pagpasok ng reaction text. Lagyan din po natin ng sound effect yung kanyang in animation. Alright, testingin po natin kung nasa timing. Adjust lang natin guys kapag hindi eksakto. Iyon, nadali din natin guys. Ngayon naman guys, papalitan po natin yung kulay ng background which is kulay green po para magamit natin ang chroma key mamaya. At pagkatapos, tabasin po natin yung sobra guys. Click lang natin yung gunting, tapos trim to the right of playhead. At testingin natin ang ating finish sa product. So ayun guys, okay na. Ngayon naman, ang gagawin natin ay i-export po natin itong project natin. Export, click export. Kapag okay na po, na-export na po yung project, i-actual po natin yun doon para makita nyo kung paano natin pagagamit yung animated logo natin sa ating gagawing video. So, KineMaster lang ulit tayo guys. Dahil i-actual po natin yung ginawa nating animated logo sa video. Example po ito. Kung sakalit na gagawin kayong reaction video, ayan po, magagamit nyo po yan. Hanap na ako guys ng video na doon natin i-actual yung animated logo natin para makita po ninyo. Ayan. Ito na lang. Inihaw. Ng liyempo at talong. Nakagutong guys.
I-layer up po lang natin guys, layer template media at hanapin nyo export finished product na animated logo natin yung may green screen po para magamit natin ang chroma key. Tatanggalin po natin yung background na yan. Yan. So yan guys, pag enable yung chroma key, mawawala na po yung kulay green. What do you think guys? Lagay po natin sa side dahil kadarasan dyan naman po nilalagay ang logo para sa video natin. Alright, testing uli natin. At sa dahil maiksi lang po yung animated logo natin, mawawala po yan. Gawin po natin siya ng out animation para may buhay ang kanyang pagkawala. Hanapin natin yung out animation para mas maganda. Slide to left. Slide to left ang piliin natin. Tapos guys, hanapin natin yung image ng logo natin dahil wala nga po yung animated logo. Kailangan nandun pa rin po yung logo natin hanggat sa matapos ang video. Ayan guys, dalhin ulit natin dun sa gilid kung saan na lumalabas ang logo. Tansahin nyo lang guys kung gaano kalaki yung logo na ilalagay nyo sa video nyo. So yan, sakto na po yung ganyang kalaki. Then, in animation. In animation niya is slide to right naman. Alright, kaya testingin natin ang buuan. Animated logo, pasok. Alabas yan. Then, papasok yung image ng animated logo natin. Medyo maiksi lang yung video natin guys, pero wala pong problema yan. Kahit mahaba po yung video ninyo, ay i-adjust po yung logo na yan. Testing lang ulit natin guys. Guys, yung image po ng logo, na-adjust po yan. Kahit mahaba po yung video nyo, pwede nyo pong i-adjust yan. Katulad po nito, dadagdagan po natin yung video at i-adjust natin yung logo. Ayan guys, i-adjust po natin. Adjust nyo po yan kung hanggang saan po kahaba. Depende po sa haba ng video. Hanggang sa dulo pwede. Ayan, testingin po ulit natin guys. So ayan guys, natapos na po ang animated logo natin para sa video natin sa ating mga gagawing video sa YouTube. Meron na po tayong magagamit na logo. So hanggang na lang po ang video natin for today. Medyo mahaba-haba ito pero salamat po sa inyong pagsubaybay. Ginawa ko po ito para siyempre ma-share sa inyo. At sana mga katigas ay makatulong po sa inyo ito. At siyempre huwag din pong kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe at pakihit na din po yung notification bell na para ma-notify po kayo guys pag meron po tayong bagong video. So hanggang doon na lang po guys. Hanggang sa muli. Ako po ay nagpapasalamat ulit sa inyo. God bless us all. Peace and out.